Okay, maganda nga po sa inyo lahat, ano? Live po tayo sa ating programang Bawak sa Balita sa Radyo at Diyaryo, ano? At ang topic natin ngayon tungkol po sa nasabing mga pangyayari kay Vice President Sara Duterte at saka kay dito sa nasabing zona, no? Yung 550 na itong 550 na flood control na naging controversial, ano, sa kanyang zona, na sinabi niya nga pinagawa nila yung 550 na flood control. Ang tanong po ng bayan, saan po napunta yung mga flood control, na bakit bumha ang probinsya at NCR, Calabarzon at saka itong nasabing Camanaba, no? Ano ang nangyari? Tinatanong lamang po natin ang ating presidente, no? Si BBM at saka itong mga nasabing mga nasa Senado at saka sa Congress, kung ano na ang nangyari doon sa pondo na inilaan para doon sa 550 na flood control. Bakit hindi gumana ang nasabing mga flood control sa buong probinsya at NCR, kaya nagbaha ang bawat lugar, no? Kagaya ng Camanaba, Rizal at yung ibang mga lugar na talagang kagaya ng Antipolo, Rizal, Camanaba at Bulacan, yan yung Caloocan, Nabotas, no? Bakit hindi gumana, at bakit sinisisi mo ang taong bayan na siyang kaya nasira, at hindi gumana ang nasabing mga flood control dahil doon sa mga basura? Eh bakit sisisihin mo ang tao? Ay di ba napakalaki ng budget ng 550 na nasabing flood control, na ngayon ay naging flood control, no? Saan napunta yun? Saan po napunta? Tatanong lang po ang programang Wawak sa Balita sa Radyo at Diyaryo kung bakit, saan napunta, at bakit tinanggalan ng nasabing security si Vice President Sara Duterte ni Chief PNP Marvel, ano? Bakit? Eh kahit naman na mga retiradong mga general, mayroong bodyguard. Retiradong retired PNP, retired president o former president, ay may mga bodyguard. Bakit itong nasabing si Vice Sara Duterte ay tinanggalan nyo ng bodyguard? Ang nangyayari po doon sa kanyang letter na pinasinungalingan niya, na nagkaroon ng letter si Marvel sa kanyang tanggapan, no, para alisin yung mga nasabing security. Bakit ang daming mga pulis nakaintak lang diyan sa loob ng NCR, Fort Bonifacio, no, kung saan-saan. Yan ay bakit ba't yung sa vice presidente na siyang halal ng taong bayan na naglilingkod ng totoo, no? Sana hindi po ninyo tinanggalan ang security para hindi kayo masyadong halata, eh. Halatang halata na po kayo, eh. Pinopolitika niyo yung tao, eh. Harassment na po yan sa mga kalaban ninyo, eh. Biruin mo yung tao
muntik na nga na magurgur, no? At tingnan nyo yung liig, kawawa naman, babae pa, diba? Bagay, hindi naman na karapatan ng PSG na bigyan ng security ang nasabing vice president. Pero yung nasabing mga 75 na PNP na inalis, hindi maganda yun. Tapos bibigyan mo ng ibang personnel na PNP galing sa iyo, nakuha. Sino ba? Kung hindi mo kakilala, bakit mo kukunin security? Yun ang pinangangambahan ngayon. Bakit ka sana wag mong kunin na security at wag mo bigyan ng hindi niya gusto? Yun ang ano nun, no? Ang pinaka-importante rito, yung mass safety, yung buhay at pamilya ng Vice President. Hindi kayo ang dapat magdikta sa kalagayan ng ating presidente. At kung sinasabi ninyo, wala naman tangka sa kanyang buhay. Kahit wala pong tangka sa kanyang buhay, bakit papabayaan ninyo kayong mga nanunungkulan? Saan kayo nakakita ng Vice President pinanggalan nyo ng security? Yung mga senador nga mga justice, di ba may mga security, ha? Grabe. Huwag naman ganun. Maging fair kayo, no? Kaya ang panawagan po natin sa ating mga maisog, tapusin na ninyo yung inyong sinimulan, ano? At ireklamo nyo na sa United States, no? Para na sa ganun ay ang magbababa sa kanya rito at kukuha sa kanya yung mga galing ng ibang bansa, no? Kasi wala na po kayong kumbaga kayo'y vice president dito, wala po kayong power, no? Ano ang power na ibinigay? Ang power na ibinigay sa inyo ng taong bayan, gamitin nyo po. Gamitin nyo po, Vice President, ang inyong power bilang halal, no? Ipaglaban nyo yung karapatan namin. Naming mga Pilipino, sapagkat ikaw ay halal, no? Ikaw ay halal. Kaya, ano? Okay, at pansamantala natin po putulin yung ating live broadcast, no? At binabati natin si Pete Escortes, no? Ng Kanyugan, no? At nagpa-schedule ako sa kanya ng interview para bukas, no? Kaya salamat, ha? Salamat po sa kanyang mga staff na napakababait, no? At inasikaso tayo ng kanyang sekretary at sa kanyang mga staff niya, no? Kaya Kanyugan to, no? Barangay Kanyugan. Thank you, ha, sa pagbigay ng inumin sa akin. At yung ating best friend, no? Binabati natin siya, no? At yung aking inaanap ay matalino at sumapa, no? At maging sa English ay talagang napakagaling, no? At matagal na hindi kami nagpapangitan itong aking best friend at yung aking inaanak sa aking best friend, kaya pag nagpangita kami ay tiyak na i-blow out nila ako.
No? Kasi sila yung meron, ako ang wala. At kaya doon sa mga nag-aabang ng aking programa sa camping, no? Eh, pansamantala po tayong tumigil dahil pinatigil tayo ng ating station manager, kaya tumigil muna tayo, no? At binabati nga pala natin ang Pasig Police, no? Dahil at saka si Police Captain Ibarra, no? Kausap natin kanina at hindi lang tayo nagpa-picture. At binabati rin natin si ano, no? Yung station commander ng SS6, ano? Ng San Miguel, no? Nagkita rin kami. Siya yung sila yung humuli doon sa 5 most wanted criminal dito sa Pasig. Nahuli nila sa Bulacan, ano? Congratulations sa inyong lahat, no, ng mga tiga Pasig Police. Thank you at mabuhay po kayo. Hanggang sa muli nating live.